Kahit tinla ka sa abroad, pwedeng-pwede mong gawin ito kung wala kang ginagawa sa bahay sa Pilipinas para makatulong ka sa kang housewife. Pwede mo siyang simulan. Meron at meron kang isang kaibigan na tutulong sa'yo. I-re-refer ka. Kahit yung iba sa simula lang, at least nakapagsimula. Hi guys! Good morning, good afternoon sa inyong lahat at welcome back to my channel at Shy Access. At ngayon, ang ating ituturo ay kung yung limang sideline business na tried and tested ko nung nasa abroad na ako, dito na ako, and even sa Dubai o kahit saan ka pa man ng sulok ng mundo na pwede mong matry kung baguhan ka sa isang country, sa isang bansa, at hindi ka kagad makahanap ng trabaho. Isa ito sa mga pwede mong pagkakitaan para magkapera ka at makatulong ka sa pamilya mo. And even may work ka na, pwede mo itong gawin. Kung gusto mong madagdagan ng kita mo, pwede mong gawin ito. I have list here 5 sideline business na you can start to sell in abroad in 2022. This is tried and tested, guys. So, unang-una kong i-re-recommend or ibibigay sa inyong idea ay ang food business. Including na dyan yung baking, cooking, cupcakes, cakes, dessert, delicacies, kung ano man ang alam mong luto na mahirap hanapin or wala nang time gawin ng iba nating kababayan. So, unang-una mo silang magiging customer ay yung mga kababayan mo din. So, later, sasabihin ko kung anong tips para makakuha ka ng mga customer dun sa mga sisimulang mong negosyo o sideline business. So, unang-una kong tinry ay yung tocino, kakanin, longganisa, embutido, breads like Spanish, pandesal, yan, and yan yung mga breads na ginawa ko at cakes. So, later, kung magaling ka naman sa pagluluto ng mga ulam, pwede mo siyang gawin para ibenta sa mga hindi nakakaluto na. Kasi, pag nasa ibang bansa ka, ang bilis-bilis ng panahon, ang bilis-bilis ng oras. So, at kulang yung time ng mga nagtatrabaho na. So, ikaw yung parang lifesaver nila para mabawasan yung kanilang work. At least man lang kahit sa pagkain. So, una-una yun, guys, yung food business. So, pangalawa, ito, isa to sa unang mga ginawa ko, yung groceries. Kasi kapag Asian or Filipino or other food na hindi bihira sa isang bansa, especially sa atin, di ba? Konti lang yung mga Asian store. So, kung ikaw ay gusto mong gawin tong sideline business, isa sa mga target customer mo, yung mga wala nang time pumunta kasi malalayo yung mga Asian store. So, isa sa pwede mong ano is pasabay. Pasabay, nagawa ko siya, pasabay. It means, magpo-post ka, ikaw yung pupunta sa store, sa Asian store na yun, babayaran nila yung price ng, saktong price ng products na binili nila sa'yo. And then, bibigyan ka na lang ng labor nila. It's up to them or it's up to you kung magkano yung ipapatong mong labor mo sa pagpunta at pagbalik. Yun. Isa yan sa mga nagawa akong sideline business before. And ngayon, hindi ko na siya masyadong ginagawa kasi nagkaroon ako ng work. So, I focus on food business. Pero pwede ko pa siyang gawin. Actually, last week may nagpasabay. Pero dahil kaibigan ko na siya, so, hindi ko na siya binigyan ng
charge. And number 3, sideline business is crafting. Kung magaling ka naman sa mga crafts and sa paggawa ng like logo, crochet, nagawa ko siya, and accessories, kung marunong kang magkalikot, may tiyaga ka, isa yan sa pwede mong pagkakitaan kapag nasa ibang bansa ka. So, yun. Katulad ng earrings, mga small items, clip, scrunchies, and isang example nito, mga keychain, mga bags, yan. Yan na pwede mong pagkakitaan at pwede mo siyang ibenta through online. Napaka-easy na makakuha ngayon ng customer through online, guys. So, yun. Isa yun sa mga tips na ibibigay natin. So, number 4, iyon yung mga party ideas, mga surprise, party surprises like flowers, bouquet. Kung magaling ka naman mag-design, mag, you know, na-try ko na yan actually din. Isa rin yan sa mga business na ginawa ko. And money bouquet, ganyan. So, isang idea ng party surprises, yung kung may sasakyan naman si hubby mo, pwede mo siyang i-offer na may balloons there, etc. Isama mo yung mga, kung meron kang, kaya mo rin maggumawa ng cakes, kung hindi mo naman kaya magluto, bumili ka, ikaw na yung bibili at ilagay mo na doon. So parang ikaw na yung gagawa ng lahat, so babayaran ka na lang nila. So yun, yung labor mo. And number 5 is vlogging. Yes, kahit maliit yung kita ko sa vlogging ay pwede ka. Nag-e-enjoy ka na, nakakaturo ka pa, nakakapagbigay ka pa ng inspirasyon. Yun. And nasa bahay ka. Ito very, alam mo, sa totoo lang, kapag kinarir mo rin ito, kikita ka rin naman talaga. So, kung ito yung passion mo, pagbablog, yan. Nakakatuwa actually, may mga ako videos ako dyan na ang dami ko natulungan. Kaya ayoko siyang i-stop. Ang dami ko kasing hati-hati yung gusto ko. So, yung vlogging, kahit na papusulpot-sulpot ako, isa siya sa maganda. Ina-advise ko or nire-recommend ko na maging business mo din. Hindi lang ganon kalaki agad. Hindi mo makita agad yung tawag dito. Hindi mo maagad makita yung kita mo dito, but nag-i-enjoy ka. Kasi may papakita mo rin, isa yun sa mga advice ko sa inyo, yung travel. Yung ibang mga kababayan natin na gustong makita yung ibang bansa, kung anong meron sa bansang ito. Yun. Yun yung mga pwede mong tips and ideas, katulad ng ginagawa ko. So, yan yung 5 sideline business na pwede mong gawin na sa ibang bansa ka, guys. So, na makakatulong sa'yo at sa pamilya mo na kumita kahit paano. And, may mga tips lang akong ibibigay. Syempre, yung mga tips na to para maging successful ka, hindi man everyday, kung may work ka, ayan, una mong gagawin, mag-join ka sa mga groups like buy and sell. And then, huwag kang mahiya magtanong sa mga kapwa mo, mga nauna na nag-sideline na to, na pwede mo silang kaibiganin kasi mas ano pa rin sila, mas bihira naman, pag nasa ibang bansa ka, bihira naman yung taong hindi ka tutulungan na kababayan mo. So, pwede ka magtanong, like, paano ba i-posting kung wala ka talagang ka-idea. So, para makakuha ka rin ng maraming customer, sa mga genuine mong mga pages, Facebook page, Instagram, ayan, mag-post ka doon, permission to post lang, mag-ask ka ng permission. And then, pangalawang tip ko, gumawa ka ng sarili mong Facebook page. Kasi, yung mga customer na alukin mo, bago ka doon mag-posting, para nandun mo ilagay yung mga nagawa mo na food, mga business na gagawin mo, para may pupuntahan yung customer na alukin mo. So, ang unang-unang gagawin mo para matest mo, syempre, itest mo muna yung ibebenta mo, especially sa foods. So, pipicturean mo yun, gagawa ka talaga ng effort,
gagawin mo sa bahay nyo, papatikimin mo sa friends mo, and pa-refer ka sa mga friends mong bago. Kung wala ka pang kaibigan sa pamilya mo, iyon, picturean mo, post mo dun sa page mo, and then, yun, dire-diretso, tuloy-tuloy mo lang hanggang sa makakakuha ka rin ng customer. So, ganun lang rin ang ginawa ko, guys. At isa sa mga customer ko, karamihan na rin, ay naging kaibigan ko na rin. So, ang iba, nagti-thank you ako dun sa mga customer ko na tuloy-tuloy pa rin. Kasi nag-focus ako ngayon sa food business kasi every weekend lang kasi may work ako. So, yun. And yung vlogging ko, ayan, pasulpot-sulpot, katulad nito, pag may wala akong ginagawa. And crafts hobby, yan. Meron ako, dapat last year may sasalihan akong fair. Yun, isa pa pala sa tips ko sa crafting, sa crochet. Kapag marami ka nang nagawa, syempre, parang nag-i-invest ka ng mga gagawin mo kasi ito ay talent mo eh, or yung ideas mo, design mo, kung gusto mong sumali sa mga market fair, salihan mong ganun, kailangan meron ka mga products mo na. So, last year, gusto kong sumali, kaya lang konti lang yung products ko. So, nag-iipon pa ako kasi this year, bala kong sumali sa aking first market fair. Yan. So, yun guys, yan yung 5 sideline business na pwede mong i-start this to 2022 nang nasa abroad ka para makatulong ka sa pamilya mo kahit konti at para makapagbili ka lang ng kahit konti para sa mga anak mo at sa sarili mo. So, that's all guys and thank you for watching. Sana natutunan nyo at sana magawa nyo at good luck sa business na sisimulan nyo. O kahit hindi ka sa abroad, pwedeng mong gawin ito kung wala kang ginagawa sa bahay sa Pilipinas para makatulong ka. Isa kang housewife, pwede mo siyang simulan. Huwag kang mahihiyang mag-ask ng friends mo kasi meron at meron kang isang kaibigan na tutulong sa'yo. I-refer ka. Kahit yung iba sa simula lang, at least nakapagsimula ka na. Diba? That's all and thank you for watching. So, don't forget to subscribe guys and God bless you guys and spread love and not hate. Don't forget to subscribe. Bye bye. Alright, alright, alright. Okay.